Hey guys, welcome back to my channel. I actually forgot to make a 2022 luxury handbag collection. It's better late than never. Let me show you my 2022 luxury bag collection. Realize ko to kasi diba nagkaroon ako ng recent segment with Dapat Alam Mo sa GMA. If you haven't seen that, search nyo lang sa YouTube yung Dapat Alam Mo episode noong February 8, 2023. I was featured there showing my luxury bag collection. Noong naghahanap kasi yung researcher nila ng collector, ang nakita pala nilang video is yung 2021 na collection ko. Hindi pala ako nakagawa noong 2022. Noong 2022, marami ako nadagdag tapos may mga nabawas din ako. That's why I decided to habol this because baka this year, this 2023, ay mabago ulit sila. We'll never know. That's why we have to make it every single year. Again, this video is not in any way bragging. It's just my documentation of my collection throughout the year. So, let's begin. Ito yung bag na gamit-gamit ko ngayon. Kakagaling ko lang ng Batangas. I've been there for 1 week taking care of Pops. So, ito lang yung bit-bit ko. And this is one of my favorites na pangharabas bag, and if wala akong maiisip na bag para sa isang outfit, ito na lang yung dinadala ko. Bagay siya for anything and it fits a lot, even yung wallet ni Don. Marami na akong what's in my bag na nagawaan nito sa TikTok. Yun, sa TikTok ko pala lagi akong gumagawa ng mga what's in my bag videos if you want to see kung ano mga nagkakasya sa bawat mga bags ko, especially for my micro bags. Anyway, this is the Prada re-edition. I got this from Ate Charm, one of my trusted na seller ng luxury bags noong 2021 yata, yeah. ROI na ko na siya. Wherever I will go na hindi ko alam kung ano yung mga gagawin namin or kung ano yung mga outfits ko, ito yung niyadala ko. It's so easy to pack. Pwede siyang matupi-tupi, mapipi, hindi mawawala yung shape. And you know na it will match any of your outfits. Pinili ko is nude. Para nga, any outfit bagay kahit ano pang suot ko. Kasi hindi ko pag naka-brown ako, hindi bagay yung mga blacks. Kaya mas marami yata ako mga browns and nudes na bags kesa sa black. Kasi mas for my outfit. So yeah, it's nylon. The strap is leather. One of my best buys. I super duper love this. Parang na-increase na siya ng 30,000 or 40,000 na nga ata in some resellers since the day that I bought it noong 2021. So, goodbye yan. Next, saan ba ako magsisimula? Dito na lang sa mga nakasabit dito. This one is still here. My Marc Jacobs na tote bag na napakadugyot na because it's also one of my pangharabas. Kung lumaki-laki lang ito ng konti, this is gonna be my most favorite tote bag ever. Bagay din siya sa any of my outfits. Napakaganda ng material. Tela to, tas ito leather. Super duper comfortable niya sa shoulders. Kaya kahit gano'ng kabigat, super comfortable niya suotin. So, favorite ko siya pang travel din. Kahit may mga laptop, gadgets, and everything. Tapos yun nga, ganda ng colorway. This is a gift from my kuya noong 2018 pa ata. The good thing about this is may zipper. Sana lang lumaki-laki ng konti. But anyway, still, this is one of the most perfect tote bag for me. Ito, isa to sa bago last year. Alam na ninyong lahat to. The Longchamp na micro. Hindi ko alam yung mga tawag. Balay ko naman nilalagay dito sa baba kasi hindi ko alam yung ibang tawag. Hindi ko alam yung mga pronunciation. But lip. Dinesting pa kasi. Basta yung micro. Ayan siya, ganyan. Diba napauso ni Emily in Paris yung malaking version na color yellow? Sabi ko, I will never buy that. Kasi for me, it's unnecessary. Kasi matagal na akong may ganun na galing sa Daiso yung color beige. 50 pesos lang. As in, matagal na, mga 9 years na ako may ganun. So, natatawa ako kasi Longchamp pa siya. Ang mahal niya for that net bag. But then, when I went to Spain and I saw the micro one, hindi ko alam na may micro. Eh, nagiging weakness ko yung micro lately. So, nung nakita ko to, gandang-ganda ako. At least ito, hindi pa halos lahat meron. Nakagaya ng kay Emily in Paris nga. Tapos, sobrang daming kasha kasi nasa stretch siyang ganyan. And if you want to put like a scarf para hindi maghulugan yung maliliit na items, maganda din siya, may palawit na scarf dyan. Pero ako kasi personal, mahilig ako sa mga pouches. Kaya pag naglalagay ako dito, naka-pouch na yung mga abubot ko. Kaya hindi ko siya problem. Orange yung pinili ko kasi parang ang nice yung pop of color. Kahit naka-black ako, nudes ako na co-ords, naka-white. Even naka-pink ako, sobrang ganda ng orange. And ito yung color na feeling kong sobrang magagamit ko palagi. So yun, gamit na gamit ko siya, errand bag. Dami kong biniling ganito nung sa Spain kasi pinost ko for pasabay, tas sobrang daming bumili. Until now, may mga nagtatanong kung saan nagpapasabay. One of my most famous bags from last
last year. ROI na rin, gamit na gamit. Next is this Goyard St. Louis PM. Pinalit ko to sa Louis Vuitton Neverfull ko. I think nakwento ko naman na sa inyo nung in-unbox ko to. When I bought my Neverfull noong 2016, before I bought that, pinag-isipan ko, nag-research ako ng matagal between the Neverfull or the Goyard. Kasi nga, gusto ko ng tote bag. Si best friend ko, si Alfred, siya yung lagi ko tanungan ng bag before. Sabi niya, hindi sulat yung money sa Goyard kasi hindi siya leather. Parang ano lang to'y tarpaulin, technically. So sabi nga niya, kung sobrang yaman mo na, bilin mo yan. Pero kung you're looking for something na investment or gusto mo yung value for your money, then si Louis Vuitton na lang. Eh, di yun ang binili ko. Which is so true because binili ko si Neverfull and nung binenta ko, kumita pa ako kahit luma na siya kasi nga, tumaas nang tumaas yung value over time. But, ang tagal ko pinag-isipan kung papalitan ko kasi napapaibig na talaga ako sa kanya. Ito talaga yung gusto ko kasi ayoko nga yung sigaw na Louis Vuitton tsaka parang ang dami nang nakaganon. At the same time, parang patayan talaga kapag suot-suot mo dito. Kasi, I bought the GM size kasi gusto ko nga yung malalaki for when traveling. Pero, since it's Neverfull, shoot ako ng shoot ng maraming mga gamit and yung mga gadgets ko. Eh, kaya pa nag-travel ako, parang tatanggal na yung kamay ko anytime dahil sobrang bigat niya. Bumabaon talaga sa ganito. So, yun yung problema ko sa Neverfull. That's why I finally let it go. Binili ko na siya and gusto ko sana GM ulit. Pero sabi ko, tatry ko muna bumili ng PM and then pag nagustuhan ko, eventually I'll buy a GM size. Ngayon, gustong-gusto ko na ng GM. Pero nagmahal na naman siya nung nagmahal. I'm obsessed with this. Ang dami din kasha. Hindi siya ganun kasakit dito and it's perfect everyday bag. Punta kaming Europe, wala palang Goyard sa mga bansang napuntahan ko. Kung meron, yun ang bibilhin ko sana. Dahil nga, sobrang mahal na niya. Kaya, as much as possible, I wanna buy it in Europe para pinakamurang halaga ko siya mabibili. Someday, nasa list ko. Either bumili ako sa store or bumili ako ng second hand. Gusto ko sana like green or blue. Yung mga ganong colors na GM size. So, we'll see in the coming years kung masasama siya sa aking bag collection. Next is this Vivaya na tote. This is made out of recycled plastic bottles. That's why for me, this is luxury. Iba-iba yung meaning ng luxury for all of us. Kaya para sa akin, luxury ito because it's made out of recycled plastic bottles and it's luxurious for Mama Earth. Pinadala lang nila to sa akin. If you remember sa vlogmas ko ng 2021, nagpa-giveaway din ako ng isang ganito. Tapos si mommy ko, binigyan ko rin ng isang ganito kasi they gave me nga. I love that so much because sobrang gaan din niya and ang sarap niya isuot. And of course, the color is my favorite. So, perfect. I'm gonna start from here to there. Ang mga ipapakita ko, luxury handbags lang. Kasi iba dito ko naging dinagay kahit di sila luxury. This is my Hermes Evelyn. Hey, hindi ko gusto yung malaki. Pero nung nakita ko siya in this size, nagugustuhan ko siya. Pero like lang. But when I saw it in this colorway, my God, sobra ako nabaliw. Lagi ko siyang inabangan ng inabangan sa Hermes dito sa Greenbelt. Pinakalala ko ng friend ko sa manager doon. Kaya may access ako. So lagi ako nagpapaabang. At the time, wala. Or nga tuloy yung nabili ko. Nung time na yun, kahit di naman kailangan. Pero ito talaga yung gusto ko. But sabi niya, ipaparating daw, ako daw yung una sa listahan. Pinapahanap ko rin siya kung saan-saan. And then, yung kuya ko, sa Hawaii siya nakatira. Marami din siyang friends na mga SA. That's why I told him na, itanong na tong ganito ko para if meron lumabas, sabihan siya. So yun, one random day, meron yung mismong color na gusto ko. Pero wala akong pera kasi yun yung time din na binili ko yung vintage Chanel. But then, my kuya was so nice. He bought it for me. Tapos, hulugan kong binayaran sa kanya. So, thank you to my kuya. I'm so happy. Bayad na to, matagal lang. Ito yung aking pinangharabas nung nag-year trip kami. Open siyang ganyan, so medyo scary lang. But, okay naman. Wala namang nawala sa akin. Konti lang din naman yung daladala ko. And yung mga wallets yata nung time na yun and stuff, nasa belt bag ni Don. By the way, this is silver hardware ah. Nung una ayoko sana, nung sinabi ng kuya ko na silver, kasi gusto ko lagi gold hardware. Pero na-convince niya ako na hindi naman halata. Parang hindi mo nga siya napapansin. And sabi nga niya, baka hindi na magkakaroon ng ganyan. So, kinuha na namin. And no regrets. I'm so happy with it. Next, this is my Teddy Blake. For me also, this is luxury, yeah. This is the very first handbag na natanggap ko for free as a sponsorship. So, sobrang kilig na kilig ako nung ina-unbox ko to. When they reach out to me, kilig na ako. And favorite ko to na pang wedding, formal events, ganyan. Kasi, gustong-gusto ko yun sa Bottega. So, kahawig na kahawig niya. Actually, sila naman ang nagtanong sa akin kung anong gusto kong style. And I was so happy
when I saw the style from their website, ito yung kinuha ko because parang nga siyang yung sa Bottega na gusto ko. Wala namang bumabag sa kasi pag suot kong ganyan or pag hawak kong ganyan, matigas to. So pag inopen ko, hindi naman nagbabag sa akin yung laman. It fits so much ha. Kahit camera ko, kasha dito, wallet ni Don and everything. So I am obsessed with this. Hindi ko alam kung effective pa yung discount code ko for this. Pero pag in-edit ko, iti-check ko. And if meron, ilalagay ko sa screen tsaka sa description box. Next is my Felici Louis Vuitton. This one is not the original strap. I got this from Lazada. So ilalagay ko na lang din yung link if you want it. Ay, yung Hermes ko pala, wait. Itong Hermes ko, strap niya, ganito. Ganyan. Pero binilhan ko rin siya sa Lazada ng ganito. If I want extra arte. Though hindi ko siya masyado nagagamit. Kasi super arte niya pala. Pero cute din siya. Ayan, ganyan yung print niya. But most of the time, ito pa rin yung gamit ko. But just in case you want this, I got it from Lazada. Same store lang itong dalawang to. Ito naman, ito yung lagi kong gamit na strap kasi gusto ko siya ng ganyan. Or if hawak ko lang, ganyan. So nice. I use this also for formal events, weddings. Ang ganda, no? Rose ballerina interior. I think naikwento ko na yung kwento ng bag na to. This is my second Felici. Pangarap na pangarap ko tong bag na to before. Marami akong pinagdaanan para mabili ko. And then, nung nabili ko for my kuya's wedding, nawala siya sa airport. Kasi ang kuya ko sa Colorado, kakasal. So, from San Francisco to Colorado, papunta sa wedding, nawala. So, hindi ko siya nagamit sa wedding. May iba akong mga vlogs na nandun yung complete kwento if maritas ka. At sobrang love ko sa kanya, yun nga, nawala siya na depressed talaga. I mean, nasad talaga ako. So, nagpabili ako ng bago sa FA friend ko. Ngayon, medyo, hindi naman madali, pero medyo madali-dali na siyang mabili. Pero nung time na yon, that was 2018 yata, super duper hirap niyang mabili and mahanap. Kaya, intense talaga yung mga pinagdaanan. That's why, super memorable this bag. Meron tong insert, medyo mura din to nung time na yon, mura pa. Ngayon, ang mahal na rin niya. Dati, feeling ko sulit na sulit sa pera kasi, nabili ko to parang mga nasa 40 plus lang. Ganun yung price, tapos may dalawang wallets pa nakasama na insert. Binenta ko na yun. Parang 20,000 ko nga at na nabenta yun. So technically, parang 20,000 lang to. But ngayon, grabe, sobrang mahal na nito. Grabe talaga ang pag-increase ng mga value ng mga bags. I'll try my best to mention to you the prices kung naaalala ko. Or if not, hindi ko na alam. Ito, nabili to ng kuya ko sa Hawaii. Nasa ano lang din. 90 plus. Basta walang 100. Ito sa Pilipinas, ang bentahan, pati resellers, 140, 150. For this color, minsan mas mahal pa, 160. Nung time na yun na, naewan ko ngayon, baka mas mahal pa. Even sa Europe, mas mahal pang lalabas kung wala kang tax refund. O sa Hawaii kasi, isa din yun sa pinakamurang place to shop for luxury goods kasi mababa yung tax 4% lang. So, super good deal din to. Kaya hindi ko ma-let go nung time na yun. Kahit wala pa akong pera, buti na lang. Consentidor yung kuya ko. This one, the Goyard. Ang mahal na rin sobrang ngayon. Magkano ko lang din niya nabili. Pero nakalimutan ko na. This one is one of my favorites from last year. Also, I got this from Europe, sa Spain. This is my Loewe mini puzzle bag. Nakita niyo naman siguro yung vlog na binili ko to, nung in-unbox ko to. Pero this is one of my most favorite purchases from last year. The size is also perfect for me. Dahil nagagamit ko siya for casual, merong strap to eh. So I can use it for casual pag nagta-travel. But I can also use it for formal wear. Na-try ko na kasi nagamit ko na rin siya. Nag-abay ako ng wedding. Bagay siya. Makaganyan lang ako. It's so nice. Diba? Napaka-classy. Tapos walang logo. Hindi sigaw na sigaw. So I'm so happy. Alam mo, minsan kasi pag nasa Europe ako, na-overwhelm ako. Kasi na-expose ako sa presyo ng mga resellers. Diba? So yun yung mga presyong alam ko. Tapos pag pupunta ako ng Europe, pakikita ko yung mga presyo. Grabe, ang mura. Parang kahit wala kang pera. Kahit wala akong pera, gagawin ko ng paraan. Kasi nga, sayang yung opportunity na nasa Europe ka na tapos may tax refund ka pa. Kaya yun, nagpasabay ako ng magpasabay para may pambili ako, diba? So, ang tagal ko pinag-isipan if ito yung bibilin ko or yung Bottega na mini Jodie. So, kung nakikita nyo, binala ko siyang bilhin sa US, ilang beses ko siyang sinukat. Dapat yun din yung ipapabili ko sa kuya ko sa Hawaii instead of that Evelyn. Tapos nung tinry ko siya for the first time sa Seattle, wala palang spark. Tapos nung nagpunta ako sa Europe, may nakita akong avocado color na sobrang ganda. In love ako. So, that bibiling ko na. But, nag-iisip pa ako, nagtatanong ako sa Instagram and then most of yung mga sumagot or nag-message sa akin, ito yung recommend. And I'm so happy na ito yung pinili ko because so beautiful. Ang tagal ko yung pinag-isipan if black or yung mga bright colors or this one. Buti na lang din, nag-stick ako sa neutral color. So, gamit na gamit ko rin siya. Pag hindi ko alam kung anong gagamitin ko bag for the day, maalin sa dalawang to bagay lang. Depende na lang kung gusto ko shoulder bag, crossbody or handbag. I love this so much. Next is my Micro Mini Pollen. Numero 1. Saan ko ito binili? Ah!
parang sumilip ako sa website. Tapos nakita ko, meron silang micro collection na iba-ibang style. My God, parang ako nabaliw. Tapos di ko tinigilan yung kapatid ko, si Nini. Kasi ship sila dito sa Pilipinas. Pero, natatakot ako sa tax. Kasi pag lumapas yung value ng item ng 10,000 pesos, itatax ka kahit 3 pesos lang yung, kunwari 10,000 tea, based sa conversion ng araw na yun. Ang laki na ng tax, 2,000, 3,000. So, nakaka-stress. Kaya sabi ko sa sister ko kay Nini, siya na lang ang bumili for me. Doon niya ipa-ship. And then, ipabalik buy and box niya. Pero, mababa yung EQ ko. So, nung umuwi yung tito ko, sabi ko, padala mo na yung akin sa tito namin. Kaya, mabilis nakarating sa akin. It's also one of my favorite errand bag. I also love the color kasi mahilig ako mag-black or mag-co-ords ng colorful, like one color na bright lang. And ito yung ginagamit ko because cute lang. Tapos, if gusto nyo makita what fits in it, then go to my TikTok. Kasi, ilang beses ko na rin na what's in my bag to. It fits all of my essentials. Ang sinasabi ko lang naman na tip, every time I use my micro mini bags, I wear something na may pocket. Para if gusto kong maging hands-free yung aking cellphone, pwedeng doon ko lang nilagay. Most of the time naman talaga, hawak natin yung cellphone natin, diba? It's not that expensive. And I'm sure someday, mag-increase. So, might as well get your pulen. Meron akong friend na taga-France. Kakauwi lang niya actually. May bag akong pulin. Pero wala pa siya sa akin eh. Nasa friend ko pa. So siguro sa next vlogs na yon. But anyway, if gusto niyo rin ng pulin, search for her. She lives in France. Meron siyang next pasabay sa May naman. Mommy naman niya yung uuwi. If you want, message niyo siya sa Instagram and let her know that you are a kumare because may discount tayo dun. Go get your pulin. Pakita niyo yung mga bags ko. Ang lalaki na ng mga increase. Maniwala kasi kayo sa akin. Actually, nag-price increase na nga eh. So, based sa prediction ng mga nakikita ko tsaka ng mga bag experts, someday the value will increase na talaga. So get it now. My God, ahaba yata to. Akala ko hindi ko to mapapahaba kasi parang tamad na tamad akong gumawa ng vlog. Weh. Pero me and my big mouth always. Anyway, this is my YSL na vintage. Again, I got this when I was in college from Ukay Ukay sa Baguio. I'll never let this go because it's so beautiful and it's Saint Laurent. Ayun, no? Very classy tita talaga yung shape niya and color niya. Ganda. Nung time na yon, dalawang YSL yung nabili ko. Yung isa binigay ko kay Nini. College pa lang ako, so mahal na yon for me. 5,000 each nila binibenta. Nandun yung authenticity card. Pero nagtawad ako. Sabi ko kung pwedeng 3,500 each, I'll get 2. Binigay naman. Tandang-tanda ako. So I got 2 YSL bags for 7,000, diba? Hindi ko alam kung ilang taon na to, kung anong style to, but pangarap ko siyang maipasa pa sa mga younger generation of our family. Para legit na super duper vintage. Ganda, grabe. Next is my Balenciaga Mini City in this very beautiful green. Green to, hindi black. Kasi iba kala black eh. Yan, ayan pa yung resibo. I always keep the authenticity card and receipt inside it para pag ibibenta ko, nandyan. Diba? May proof ako. I got this from Bloomingdale's 2016 Dubai Mall. Ba't ang daming resibo? Hindi ko na maalala. Iba-ibang card pa ata gamit ko. Wala ata akong pera. Pero na in love lang ako sa color na yan. Kaya pinilit kong mabili. O, di mo? Isang charge, isang card ko. 4,000 dirhams, 2,600 dirhams, and 800 dirhams. So, kayo na lang mag-calculate. Okay. This is also one of my favorite travel bags. Kasi, pangharabas. Ito sa mga pangarap kong bags growing up. Nung wala pa akong mga bags, dahil kay Mary-Kate and Ashley, gusto ko yung malaki na black, ganyan, yung mukhang basura lang sila, tapos ang gulo-gulo ng hair nila, ganun. Ganun ang mga peg ko dati. Kaso, ang mahal. Pero until now, gusto ko pa rin no, nung black. Pero hindi ko alam ba't hindi ko binibili because hindi siya classic. Kung bibili man ako ng ganun, or kung bibili man ako ng other Balenciagas, I'll just buy second hand. May nabili akong Balenciaga first. 16,000 ko lang ata yung nabili. So beautiful. And then, nag-increase. Nabenta ko pa siya ng 25 or 20. Yung sister ko, naibili ko rin sa second hand market, I think 13,000 nga lang, sobrang ganda, brown. Ayun, I mean, hindi ako bibili ng Balenciaga na 70,000, 80,000 anymore because you can buy it sa second hand market, 30,000, 20,000, na ganun din naman yung itsura. But again, I super love it. This is my very first bag with silver hardware kasi matchy-matchy naman siya na rugged look. And favorite ko tong pang-travel because, ewan ko, for some reason, kahit green siya, bagay siya sa kahit anong suot ko. At the same time, sobrang dami ding kasha. And hindi ako takot na matamaan siya. Kaya nagtra-travel. Alam nyo naman yung may mga ganap pag-traveling. And then, this one started my love affair with micro mini bags. This is from Saint Laurent. I got this from San Francisco Premium Outlets. Ang dami kong gusto. Yung time na yon sa YSL, sa outlet. Kasi sobrang ganda ng mga prices. Pinost ko pa. Tapos nag-ikot muna ako.
Sabi ko, basta I will buy something. Kung ano-ano yung nakita ko tsaka gusto ko na medyo on the pricier side. Kaya pinag-iisipan ko talaga. And then when I went back to finally buy something na, nakapag-decide na ako na yung isa doon ang bibilin ko. Nakita ko to. May pink, black, gray, nude, and then this one. Ang gusto ng mami ko yung pink. Gusto ko rin siya, kaso lang silver hardware. Ito yung napili ko, yung blue. This is a belt bag actually. Pwede siyang belt bag pero most of the time ginagamit ko siyang crossbody. Hindi siya nakaka-guilty nung binili ko kasi hindi siya mahal. Dinadjudge ako ng mga friends ko every time ito yung ganyan. Laman yan! Pasensya lang doon na yung kasha. At pag pinapakita ko sa kanila yung laman, na-amaze din sila. Because, again, it fits all of my essentials. My cards, a little bit of cash, ID, sanitizer, and a lipstick. Tapos minsan pati yung battery nga ng camera ko. Basta kasha yung mga kailangan ko. Kung marami kayong kailangan, then huwag kayong mag-micro mini. Pero ako, kaya din ako nahihilig sa micro mini. Kasi, ang sarap. Parang wala kang suot. Favorite ko rin to kapag nanonood ng basketball ng PBA. Lagi kasi akong maingay tsaka ma-cheer pag nanonood. Tapos diba yung mga upuan sa Araneta, sa SMX, may parang sasinihan yung pag tumayo ko na fold. So naiinis ako kapag may bag ako na nakapatong tapos mapapatayo ako pag mag-cheer ako, mahuhulog. So gustong-gusto ko itong gamitin yung mga micro minis kasi halos parang wala akong nararamdaman pero sobrang hands-free ako. Free na free ako gawin kahit anong gusto kong pagsisigaw at pagtatumbling doon. Dami ko pang gustong micro mini na bags talaga. Kung ako tatanungin nyo. This is actually a pouch. Doon ko din binili. Same time I got the YSL sa Prada outlet. Ang mahal din kasi nito dito tsaka sa mga resellers. Eh, doon sa outlet, super mura niya. Kaya binili ko siya nung time na yon. Pwede siyang gawing sling bag. Wait, wala pa lang akong sling for it. Ito na lang kunwari yung sa Lueve. Pwede mo kasing gawing bag to. So kung nagsistart ka pa ng collection mo and you want to have a bag pero hindi mo pa kayang bumili ng mga bags talaga, you can buy this kind of pouch from Prada. Lalo kapag ka mga outlets, if may chance kayo mag-outlet sa Europe, ay nako, sobrang mura lang nito. Yan o, pwede mo siyang i-hook dyan. Tinuro sa akin nung SA doon. Sila nagsabi sa akin kasi hindi ko naman ito maiisip kung ako lang. Parang binubudol nila ako ng time kasi alam nilang gusto ko pero pinag-iisipan ko. Isip ko kasi para saan ko ba ito gagamitin. Mayroong ganitong bucket bag yung Prada, yung sikat ni Catherine Bernardo. So, pwedeng, kita nyo ba? Tumong-tong. Ayan, o, diba? Looks like that. Makabili na nga ng strap nito. Hanap ako ng magmamatch dito. Diba? Wala pa tong 20k, parang mga 13, 14, pag sa mga outlets ha. Right now, I use it every time we travel or malis ng bahay. Nandito lahat ng mga vlogging equipments ko, memory cards, all of the chargers, yung mouse ko pagdala ko yung pang-edit. Basta everything na tech, dito ko nilalagay. Yun yung purpose niya ngayon sa buhay ko. Next is my Louis Vuitton Métis. Umprian. Basta ito. Isa nga din to sa mga mahal kong bags. Like yung nilabas ko pero iba kasi mahal sila pero hindi malaki yung ginastos ko kasi maaga ko silang nabili or sa Europe ko sila binili kaya mas mura siya than yung value na niya ngayon. Nasa 100 na to nung binili ko kasi. May unboxing din ako nito so i-link ko rin dito. I also got this from Ate Charm. So, at that time, binenta ko naman yung Celine ko na nano na black pero buti na lang ate ko bumili sa US. So nagagamit ko pa rin siya pag ano na ako. Anyway, kaya noon time na yon sabi ko ay kailangan ko ng kapalit na black na bag. And then pinost ni Ate Charm to. Sabi ko, ah, it's a sign. I think it's this one. Ang ate ko, binili niya yung monogram na print from Ate Charm also. That's why ito yung binili ko. Para magkaiba kami. Pwede kami maghiraman. Although hindi kami naghiraman. Kasi hindi ko pa yata ito nadala sa States. Oh, this one also comes with a strap like that. Yan, hindi ko ito masyado nagagamit. Nasa isa to sa list na kaya kong i-let go kasi hindi ko nga siya madalas nagagamit. Hindi ko lang siya ma-let go kasi it's classic and pataas ng pataas yung value. But if magla-let go ako ng bags, isa to sana sa pila. This is my favorite. Di na ako masyadong kukuda dito because every year na lang sinasabi ko yata na favorite ko to. Panoorin nyo na lang yung mga previous collection ko. But this is my Chanel wallet on chain, caviar leather, gold hardware, my very first Chanel bag, and my most favorite bag in the entire universe. My prized possession. I love this so much. Mas mahal to sa Métis na Empyrean. Pero ito, 2016 ko pa kasi nabili sa Dubai. 90,000 pa lang ata to at the time. Ngayon, 200 plus na. More than 100% na yung in-increase niya ng value. And then, my second beautiful baby. This is also more expensive than those. But I also got it at the right time before nag-spike up yung price increases ng vintage Chanel's, Diana specifically. Actually, ang pinaka-hinahanap ko is a caramel brown
Diana, tapos caviar leather. So, may nabili ako. It wasn't Diana, it's just a classic Chanel flap na vintage, perfect milky color that I wanted, but it's not Diana. Meron ako mga unboxing, so, hanapin nyo na lang. Nung lumabas to, hindi ko ma-let go kasi sobrang ganda, tas ang ganda ng presyo. Kaso, kakabili ko lang. Year 2021, just ko pandemic na pandemic, mga bags binibili. But thankful ako sa aking young living business. Ayun, naka-survive. Anyway, nabili ko siya because of the value. Hindi ko siya mapalampas. After like 2 months lang, parang plus 50,000 na agad yung mga naging value niya. Nabili ko to 150 lang. Ngayon, 250, 300 na yung bentahan ng ganito. These are both from Japan. Caramel, 130 plus lang. Nabenta ko na yun. Buti na lang, ate ko ulit bumili. Pero 200,000 ko nabili. Although, if hindi ate ko bumili, 250 ko siya ibibenta because ganun na yung naging price or value niya nung pina-appraise ko. Diba? Amazing. Para ako nag-invest ng pera nung 2021 during the pandemic and then nung kailangan ko ng pera nung 2022, binenta ko. Kumita pa ako. Classic bags are amazing. If alam niyo kung ano yung mga tamang bags and styles, then it's not a luho. It is an investment. Paulit-ulit ko lang sabihin. So yeah, buti na lang nga ate ko bumili. Kasi hirap na hirap ako i-let go siya. Inquire yung ate ko. Kala ko nagjo-joke lang siya. Hindi pa siya super duper decided. Nudul ko siya ng binutol na kahit wag muna niyang bayaran, sabi ko. Basta ipapadala ko na sa kanya. Tapos sabi ko, at least nasa family pa din. At least may mga magmamana na kasi dalawa na yung girls niya. Yun, nabudol ko siya. So nasa kanya. I'm so happy kasi nasa family pa yun namin. This one is another vintage Dior vintage bag. As you can see, very vintage. Wala na talaga yung shape niya. Ito talaga yung sakit ng style na to eh. Natagal na nito sa akin. Parang mga 2014 pa. It was given to me by Don's sister. Binigay daw to sa kanya ng boss niya. Pero hindi mahilig sa mga branded bags yun. Or hindi siya mahilig sa bags in general or sa kaartihan. So hindi siya aware, I think lang ah. Basta binigay sa kanya na parang hindi naman ako nagaganto. So binigay niya sa akin. I was so happy. Hindi pa uso yung Lady Dior nung time na yon. Pero sobrang happy ko because Dior siya. Tapos alam ko na classic style siya. Tingnan mo yung mga hardware niya. These are also 24K. Parang yung mga Chanel na vintage. 24K gold plated. Compared sa mga binibenta ngayon yung mga hardware, hindi na sila 24K gold. Kaya mas maganda talaga yung mga vintage. Ngayon marami ka nang makikita ng ganito from Japan. Grabe, sobrang mahal ng bentahan nito. Like 50, 60K, iba 40K. Pagka medyo talagang pangit na yung itsura, 30K, ganyan. Pero ang mahal pa din. Lahat ng nakikita kong mga flaws ng itong style na to is lumalagkit tong material na to. Nung binigay ito sa akin, malagkit din eh. Tapos madumi to. Pero shinine siya ni Don. I don't know how he cleaned it. Basta nililinis niya and pinakintab niya yung hardware. Kaya ang ganda na ulit. Yung shape lang talaga, but still so beautiful. I don't know how old this is, but malamang napaka-tanda na yun ang bag na to. So, thank you sa boss ng kapatid ni Don and thank you sa kanya. Lagi nga namin niloloko ni Don. Pakita kaya natin kung magkano bentahan. Baka bawiin niya. I think we're almost done. Dito tayo sa third level. Okay, so this is from last year din yata to. Halos magkasunod kong binili tong dalawang to because pinag-iisipan ko kung alin sa kanila ang ipapalit ko sa Neverfull kasi I need a big tote nga. And ito yung pinili ko pero parang gusto ko pa rin ng Dior book tote. Talagang ko pinag-iisipan like yung classic na monogram print nila. Pero nung lumabas tong style na to, bagong-bagong labas pa lang siya. Kay Madel ko to binili. Friend ko rin si Madel eh. Pagka-post sa pagka-post niya, sabi ko shocks. Pinatawag ang pangalan ko. Pati ang middle name ko, kilala niya. Buong pangalan ko sinabi niya. Yung dalawang bags binenta ko para mabili ko to. Kasi nga, yung pinagbentahan ko ng Neverfull, pinabili ko na ng Goyard. Sa lahat ng collections ko, ito yung pinakamalaking money na nilabas ko. Although, hindi siya yung pinakamahal yung value ngayon sa collection ko. Siya yung pinakamalaking pera na nilabas ko. I got for 187,000 ata. Nagbenta ko ng dalawang bags, so nagdagdag lang ko ng content. We able to get this from Madel. This one is sourced from Italy. Kaya, medyo okay yung price. Kasi, nung finally lumabas na to after a couple of months dito sa Pilipinas, tsaka sa ibang parts of the world. Ang bentahan ng mga resellers are 225, 250, and nag-increase pa rin yung value. And medyo mahirap hanapin tong style na to. At the time, this was small. Ngayon, medium na ata to kasi meron ng mas maliit pa dito. If I'm not mistaken. Marami din nagtatanong sa akin if kasha. Kasha siya if wala kang ilalagay masyado. Kaso, ang nangyayari, every time I put my laptop na and all of the stuff, ganyan na siya. Nakabukas siyang ganyan. So, most of the time,
hawak ko lang siya. I traveled with this, papuntang US, Bora Bora. And I must say, hindi ako masaya. Kasi mabigat siya, so kailangan nakapatong siya sa hand carry ko na maleta. And then, yun nga, bukas na bukas. So kapag ilalagay ko sa ilalim ng airplane, kapag magta-take off, ilalagyan ko ng scarf para hindi maghulugan. Tapos ganyan lang ang pag-carry or ganyan. And it's super heavy. So, hindi ako masyado masaya dito. I think ibibenta ko ito. Actually, binenta ko na rin ito eh. Silang dalawa. Binenta ko na sila last year with the Chanel and the Balenciaga. Sabi ko, maalin sa apat na yun, unang mabenta. Dalawa lang kailangan ko i-let go eh. Itong dalawang to, maraming may gusto pero tumatawad. So, hindi ko siya nila-let go kasi hindi ko naman kailangan. So, ang nabenta ko na lang, yung Chanel tsaka yung Balenciaga. That's why they're still here. But, if kailangan ko ulit magbenta silang dalawa, yung ibibenta ko. Abangan nyo na lang sa 2023 collection ko if nandito pa sila. Because again, hindi ko siya masyadong ginagamit. Masaya na ako, ilang beses ko na yun siya nagamit. So, yung nilabas kong pera, feeling ko nagamit ko na. Na-travel ko na siya ng bonggang-bongga. So, if ibibenta ko, nag-earn na ako, tapos nagamit ko pa. Because binibenta ko siya ng 200 plus. I don't know pa the exact price, but definitely more than 200. Another vintage bag is this Louis Vuitton Montsouris GM backpack. This is also one of my favorite travel bags because it's backpack. Tapos GM size to. Kaya daming kasha. And I super duper love the strap because it's so comfortable kahit mabigat. Sobrang ganda niya pa. Would you believe I got this for parang 20 plus thousand lang. I think 2017 ko pala yata ito nabili. Ang ayaw ko lang dito is yung 13-inch na MacBook ko. Kapag nilagay ko dito, hindi na ganito yung shape. Naka-close pa yan, pero hindi na ganyan yung shape. Nagiging square. Parang nababanat itong ganyan. Pero kung naka 11-inch laptop ka, or wala kang laptop, ganda niya. Yun lang naman, pero hindi siya issue for me. And then, ayun nga, pag traveling ka, medyo mahirap magpabalik-balik. That's why I always have like a small sling bag pa, para nandun yung passport, yung phone ko, ganyan. Para hindi ko na ito bubuksan-buksan. Ayoko naman kasi dito ilagay. Siyempre, delikado. Although, kailangan ng effort para buksan to. So, bago ito mabuksan ng magnanakaw, narinig mo na. Unless syunga-syunga ka, diba? Medyo safe din naman siya. Ito lang yung flaw niya nung binili ko. Sana ba? Ayan o. Ay, yan ba yun? Wala, ako na pala gumawa ng mga flaw na yan. But ito. Yan, may stain siya dyan. Water stain. Nung binili ko. I don't care for 20,000, diba? Kita ba? Hindi naman, diba? Inaano ka ba nun? Wala naman. So, baka sobrang arte. Gusto mura. Tapos, arte-arte sa ganyan. Hindi, bumili ka ng brand. Charot. I love this so much. If magkakaanak ako, papagamit ko sa kanya to sa school. Pag high school siya or college. Para, diba? Cool girl. Another Longchamp is my Longchamp meow. Galing din to kay Madel. Actually, kaya kami nagkakilala ni Madel. It's because of this. Nasa Dubai ako. 2015, 2016. Lagi ko siyang nakikita, naggamit ng mga tao. Tapos pupunta ako sa Longchamp dun sa Dubai. Wala. Nag-inquire ako kay Madel kung may ganito. Sabi niya, limited release lang daw to nung time na yun na. Sa Paris. Meron siyang isang piraso. And gusto ko sana yung long handle. Para nga tote ko siya. Pero itong isang piraso na to lang na short handle yung meron siya. Kinuha ko na because yun nga, limited edition siya that time. Dami ang gustong bumili sa akin ito nung time na yun. Pero nung nag-open yung Longchamp dito sa Pilipinas, may mga ganito. After 5 years na. Nai-ramp ako na siya ng bonggang-bongga bago siya na-release. I will not let it go as well. And my very first luxury handbag. This was given by my ate. Ito yung pinaka-unang-una ko. Maid of honor gift ng ate ko sa akin. This is Marc Jacobs na satchel. Hindi ko na siya ginagamit to be honest, but nakatago siya because I'm not gonna let this go. Pwede din tong school bag na magiging anak ko eh. Ayan, may strap siya. Magiging anak talaga. Or mga pamangkin ko kung hindi man ako bibigyan ni Lord. It's such a cool satchel bag. This one traveled a lot. Ang hinihingi ko sa ate ko nung time na yon is a Louis Vuitton Speedy o kaya Alexander Wang na parang doctor's bag din. But, ito lang daw yung kinaya ng kanyang budget. But, she also gave me an iPod. Yung touchscreen. Kauna-unahang touchscreen na iPod. Color pink. Tapos, may engraved. That's why it's very precious for me. I love it so much. Save the best for last. Ito yung hinihingi ko sa ate ko. Ever since nahilig ako sa luxury bag, ito talaga yung dream bag ko. Sabi ko nga din sa GMA at nasabi ko na so many times, ito yung bag ng lola ko growing up. Mula bata kami until now, she's turning 90 and she has the exact same bag, size Speedy 30, monogram. Ito, yung mismong size ito. Ang laman ng ganito niya po, supot, gamot, ganyan. Di ba, ganun siya ka-classic
bagay siya sa lola ko, bata pa lang ako, bata pa lang din siya, hanggang ngayon na lola na siya, bagay pa rin. Yun yung classic, diba? Kaya, this is the very first luxury handbag that I got with my own money. Binabili ko to sa friend ko sa Paris. Nasa Dubai ako nakatira nun. May ganito sa Dubai, pero para mas mura, nasa 30 plus lang ang nagastos ko. Binigay na niya sa akin, I had it engraved sa Louis Vuitton, Dubai. This is super precious to me. This is galing from my boss sa clinics, yung mga doctors, bago ako nag-Dubai. Doon ako nag-work. Binigay nila sa akin to from Japan. And I love Hello Kitty. Lagay ko din dyan. Kasi sila yung nagsabi sa akin, oh, sige, you go to Dubai. Kahit ayoko mag-resign, ayoko bumunta ng Dubai. Alam kasi nilang mahilig ako sa bags and travel. Pinabasa ko kasi sa kanila yung contract. Sabi nila, mabibili mo yung mga gusto mong bags pagka nag-work ka sa Dubai. Tapos pag nabili mo na, edi uwi ka na lang ulit dito, balik ka na lang sa amin. Kaya nung finally nabili ko na to, nilagay ko dyan yung kanilang gift sa akin. Diba? Super memorable everything. So there, last year, binili ko yung Rimowa cabin, color white, also one of the most memorable and prized possession in my collection. I think that's also a luxury bag. Kaso nasa baba, kasi galing nga kaming Lipa. Most of you alam na yung kwentong yun. Terno kami ng best friend ko. At kaya ko lang yung binili dahil nagpabili siya. Nasa Europe kami si Alfred. So, terno kami na white kaso yun, pag-uwi ko nga, he passed away. So, it's really, really memorable for me. Nakita niyo na rin yun sa mga vlogs. Ayoko na siyang i-chika dito. I think I have showed you everything. So, that is my 2022 handbag collection. I promise, hindi ako malilate sa 2023. I'm probably gonna make it December or January 2024. Let's see kung maraming mababago because yung 2021 at saka 2022, ang laki na ang naging pagbabago. Maraming dadagdag, maraming nabawas. So we'll see you again next year. Thank you guys so much for watching. If you like this video, please give this a thumbs up. Please subscribe and click the bell button para updated kayo on my next videos. Bye!